lang, mga kabayan, oh. Estupado. Puchero, crispy puchero. Tama-tama na lambot, gagayatin na lang po natin ito, mga kabayan. Araw, mga kabayan, at kumusta uli kayo lahat? At for today's vlog ay magluluto po tayo ngayon dahil piyesta po ngayon sa amin. So meron po tayo kaunting handa, ay tayo magluluto ng kaunti nating handa. Meron po tayo, ginayit ko na po, meron po tayong pang-apretada dito, pang-binotuhan, magluluto rin po tayo ng puchero, imbutido, kalderetang baka, chapsuy at saka fried chicken. Yun yung ating manok. So ginayat ko na po ito kanina. Ito po ay sariling katay. Shoutout sa kuya kasi yung nagkatay ng baboy. So yeah, marinate na po natin to para dire-diretso na ang ating luto. At ito po ay lulutuin natin ngayon hanggang gabi. Para bukas po, kahit alas 6, alas 5 ng madaling araw, may dumating na bisita, ay makakakain na kagad. So ngayon po ay dispiras pa lamang at bukas po ang kapistahan. So umpisahan na po natin i-marinate. Unahin po natin itong pang-apretada. Siguro po yung maraming beses yun na itong nakita. Yan, lagay po tayo soy sauce. Soy sauce din dito sa binutuhan. Tapos ang ating pineapple juice. Pineapple juice din po dito sa binutuhan. Pero pwede rin po kayong gumamit ng suka. Tapos lagay po tayo dito ng paminta. Parehas may paminta. Lagay po tayo dito ng pickles. Sa ating pang-apretada. Tapos maglalagay din po tayo dito ng kaunting suka sa ating pambinutuhan. Ayan. Lalagay din po tayo ng konting asin. Ayan. Tapos hahaluin lang po natin. Magsuot lang po tayo ng gloves at atin ang hahaluin. Thank you.
So, nandito na po yung ating ano, pang apretada at pang binutuhan. Tapos susunod po natin dito yung pang kaldereta nating baka. So, timplahan din po natin yung ating pang kaldaretang baka. Yan, shoutout nga po pala kay Ma'am Anit Mitchap dyan sa Padre Garcia, Batangas. At doon po tayo bumili ng ating pang kaldereta baka ay may pre pa tayong pang goto. So maraming maraming po ulit salamat sa inyo, Ma'am Anit. Diyan po yan, located po yan sa public market ng Padre Garcia. So, salamat po ulit sa inyo, Ma'am. Yan, lagay po tayo dito ng pineapple juice. Worcester's Rice Sauce. Lagay po natin at ito magpapasarap. Ito po yung gantong klase ang original. Yan. Wala orange ang lalagyan. Lalagay din po tayo ng pickles. Lahat na natin. Pag buong pickles po yung ginamit, pwede huli nyo po siya ilagay. Pero pagka ganito pong mince, pwede nyo lang isabay sa marination. Lagyan po natin ng toyo. At paminta. Black pepper. Haluin lang po natin para mapantay yung ating mga nilagay na rekado. Ang ganda ng karning baka natin na bili, mga kabayan. Spare ribs pero malaman. Oh. Ang gandang klase, oh. Napakabait ni Ma'am Anit. Sarap bumili ng karne doon. Karning baka. 300 ang kilo, mga kabayan, ng karning baka na spare ribs. So yan, mamarinate mo muna natin ito. At pag natapos natin i-prepare lahat yung ating lulutuin, sisigang na natin yung pamputsero. Tapos i-prepare na rin natin yung ulo at pata, mga kabayan. Gagawin nating humba para marami-rami ang ating putahe para bukas. Salang na po natin dito yung ating pamputsero. Liempo po ito, liempo. Yan, sa kaldero. Bubuwi na manuha natin itong ating kaldero, mga kabaya. Puting-puti pa yan. Dinagdagan na po natin yung sabaw niya para magagamit din natin yung kaldo niyan. So, titimplahan lang po natin yan ng asin. At paminta. Palambutin po natin yan. Tapos dito naman po sa kabila, may pinainit na akong kawali dito. Sasalang naman natin dito yung ating pampupor. Yung balat at taba, gagawin po natin yung chicharon o pupor. Salang po tayo dito yung ating ano, panchicharon o pupor. Kailangan po tayo ng kaunting mantika. Kailangan mainit po ang ating kawali. Ito po ay nilagyan ko na kanina lang asin. Yeah, pag mainit po kawali, hindi yan didikit. Ayan. Palalabasin po natin ang mantika niya parang chicharon. Tapos ilalagay natin niya sa ating binutuhan. Original binutuhan. Okay na po ito. Titigas na yan pagka sinubrahan natin ng luto. Tapos prito na po natin yung saging pamputsero. Dalawang piling ito, mga kabayan. Marami-raming saging.
At marami-rami po yung ating kutsero. Paborito ng mga Batanggenyo sa Nanghandaan, Kutserong Batangas. Kumain na po natin yung ating saging. Tapos prito na po natin yung patatas and carrots. So, ma-marinate din po natin yung ating pata at ulo po ito. Tinatad ko na at gagawin po natin itong humba. Lagay po tayo ng paminta. Konting asin. Pineapple juice. Pwede rin po kayong gumamit dito ng Coca-Cola o Sprite. Pineapple juice lang po ang ginagamit ko. Lagay po tayo ng brown sugar. Tapos soy sauce. Haluin na po natin. Mamaya na po natin ito lalagyan ng iba parekado pagka atin ang isinalang. Ayan. Haluin na po natin yung patatas and carrots. Maingay na, video kay mga kabayan. Dispiras pa lang yan, lalo na bukas. Sasala po tayo dito na binutuhan. Kauti lang po mantika at yan ay magmamantika pa mamaya. Tapos lalagay po tayo ng margarine. Bawang. Luluto-lutoy lang po natin ang bawang. Sibuyas. Right. Uhulog na po natin. Palit tayo ng sandata. Para naghahalo ng pambuhos. Tapos tatakpan po natin. Ihinaan natin ng konti ang apoy at para hindi po makaanos ang ilalim. Hindi po masunog ang ilalim. Malambot na. Angoy na po natin yung ating limpo. Hindi ka nang mapasobra. Sakto-sakto lang. Lalamigin po natin ito at atin itong ipiprito. Gawin natin itong putsero. Itong kaldo ay tatabi po natin at ito'y gagamitin natin mamaya pag nagluluto na tayo. Set aside muna natin.
ipad po natin ito. Dito sa kabila. Yan. Tapos dito sa kabila, salang tayo ng kawali. Initim po muna natin ating kawali. At magsasala po tayo dito ng apritada. Salang po tayo dito ng apritada. Lagay po tayo ng mantika. Margarine. Bawang. Lutuloy lang po natin yung bawang. Sibuyas. Lagay na po tayo ng tomato sauce. Yung ating pong minarinate, ihulog na natin. Halo. Simplihan lang natin. Tapos natin po yung tatakpan. Ikaw, sula ka na, mga kabayan. Lalagay po natin yung ating pupor. Yan ang magpapasarap dyan sa ating binutuhan. Alright, takip po uli. May pistahan. Disperas pala ako, kabaya. May pistahan na. Lalagyan po natin ang liver spread ng ating binutuhan. Kung tawagin ng taga Quezon ay Sinan Tomas. Tatakipan po uli natin ating ang-angin. Haluin po muna natin to. Ating apritada. Para mapantay ang ating pagpapalambot. Bango na rin. Uli. Medyo malambot na ito, mga kabayan. Lalagyan na natin ng patatas para naman siya may gulay. Tabunan lang po natin patatas na ganyan para madaling lumambot. Takip uli.
malambot na. Lalagay na po tayo dito ng liver spread sa ating apretada. Tapos, lalagay na po tayo ng patatas, carrots. Sabay na rin po natin yung bell pepper para malasa. Yan, tatakpan po uli natin para lumambot yung patatas and carrots. Yung bango. Haluin po natin ito at baka makanaos. Okay na po itong ating adobo, mga kabayan. Hindi natin masyado itong iigahin. At sarap po ang sauce nito. Malambot na ang patatas, oh. Oh, sakto-sakto lambot. Ah, mga kabayan, oh. Right. Patayin na po natin ang apoy at okay na yan. Ang ating binutuhan, adobo ng taga Batangas. Yan, sasandukin na natin mga kabayan. Lalagay po natin dito sa malinis na batiya at kailangan po ay tuyo, tuyong tuyo. Dapat po ay hindi basahan yung pagsasalinan. At ito po ay ating ipa-plastic at ilalagay natin sa styro habang mainit pa. Haluin po natin itong ating apretada. Yan, lalagyan po natin ng green peas. At tapos lalagyan din po tayo ng konting ketchup. Na lang po itong ketchup para naman maganda-ganda at medyo kaaya-ayang tingnan. Papula-pula. Pero optional lang po ito, pampasarap din ito. Medyo may tamis na konti. Pwede rin po kayo maglagay dito ng atay o pwede rin kayo maglagay ng hotdog. Yung atay nga lamang po ng ating baboy, napaprito na. So yan, ininin lang po natin yan saglit. Okay na rin yan. Ay, bisita na kita mga kabayan. Ay, dati ko si Alang Pagulingin West. Yeah. Siya na humusga na natin luto. Pinatay na natin ang apoy at di na po natin ito masyadong iigahin. At yan ay pag ating pinalasik at inistayro ay may iga pa ho yan. Pasado na kay Konsehal. Oh,
Talaga ang pwede yung usapin pagluluto. Sasala po tayo dito ng ating pampotsero. Prito. Lalayo-layo tayo at baka tayo madali. Sakit. Masalam po tayo dito ng ating beef caldereta. Naasbok ng ating kawali. Lagi tayo ng konting mantika. Margarine. Ito pong margarine ay depende sa inyo. Kung ayaw nyo ng margarine, pwede rin pong wala. Pero ako po, naglalagay po ako ng margarine. Okay na po tayo ng bawang. Lutuloy lang po natin yung bawang. Sibuyas. Lalagay din po tayo ng chorizo. Marami-raming chorizo. Yan, ang ginamit po ng chorizo ay yung nasa lata. Yan, masarap din po ito. Ginaayat ko lang po na maliliit. Chorizo de Bilbao. Tapos, maglagay rin po tayo ng tomato sauce. Check din natin itong isa. Bihos na po natin yung ating marinated na beef. Palit tayo ng sandata, siyansi. So, tatakpan po natin yan. At slow cooking po ulit tayo at hindi yan kasya sa ating pressure cooker. Hinaan po natin na po para hindi makanaos. Masunog yung ilalim. Baliktarin po natin to. Ating pampotsero. Sampulin natin ang apoy at pag binabaliktad po natin yan na hinihinaan natin at manlalaban yan. Okay na po itong ating pampotsero at tinanghahanguin at ating palalamigin para magayat natin itong kawali. Lagay po natin sa strainer para makatulo pa yung mantika. At ipong ahaluin itong ating beef caldereta. Bango. At
bakit uli. Salam po tayo dito ng kumba. Lagyan tayo ng bawang. Sibuyas. Yung ating pong minarinated na pata at ulo ng baboy, lagay na natin. Lagyan lang po natin yan ng laurel, dahon ng laurel, star anise. Ito star anise. Tapos takpo na po natin hanggang sa lumambot. Inaala po natin ang apoy, slow cooking. Ay, malambot na. Malambot na kabalit ang ating deep caldereta. Lagay na po tayo dyan ng liver spread. Lalagay din po tayo ng hot sauce. So, kontrolin lang po natin ang hanghang nito. At di rin masarap ang sobrang hanghang. Medyo may lang. May lasang hanghang lang. Carrot, sabay na rin natin yung bell pepper. Lagyan po natin ang keso. Para cheesy. Cheesy caldereta. Big caldereta. Tatakpan po uli natin at ihinaan natin yung apoy baka makanaos, sayang ang lasa. Ayan, luhaloy lang po muna natin ating humba. Humbango na ulo at pata. Takip uli hanggang sa malambot na malambot. Palit tayo ng sandok. Ito naman kaldereta. Yun. Lalagay po tayo dito ng green olives. Para talagang special yung ating kaldereta. Kabayan, kanin na lang ako lang nito. Iin-inin po natin ng konti ito. Iin-inin. Yan, para kumapit ng ayos yung sauce sa kanyang laman. Hindi na po natin tatakpa para hindi ma-overcook yung gulay. Okay na ito mga kabayan, oh. Talagang amoy pa lang. Amoy pa lang.
Aboy pa lang daw, sabi ng cameraman. Ni Botchog Charap. Yun, okay na po ang patatas. Patayin na ho natin ang apoy at ito'y okay na. Hindi na po natin ito masyadong iigahin at ang sauce nito'y na masarap. Tapos ito'y ating hangoy, lalagay na natin sa plastic tapos istayaro para hindi siya lalamig. Masala po tayo dito ng putsero. Lagay po tayo ng konting mantika. Konti lang margarine para hindi nakakaumay. Baka maumay ang ating mga bisita. Lagay po tayo ng bawang. Sibuyas. Lagay po tayo ng tomato sauce. Din muna natin yung mga binuksan natin. Lalagay na po natin yung ating karne. Ginayat na po natin ito para na siyang lechong kawali. Lagay na po natin yung karne. Patatas and carrots. Yung pinarito natin. Tapos lalagay na rin po tayo ng saging. Ang saging ay kalahati lang at ang kalahati po ilalagay natin to sa humba. Lagay po tayo ng Hans pork and beans. Maglalagay din po tayo ng garban sauce. Lahan po natin ng asukal, brown sugar. Paminta. Pineapple juice. Lalagay rin po tayo ng ketchup. Lagay po tayo ng kaldo, yung pinakuluan na pinagpakuluan natin kanina. Natin at ating pakukuluin. Tasakan natin, ilalagay ibang gulay. Dito naman po tayo sa ating humba. Oh, malambot na. Iyon, ang lambot na. Lagay po tayo dito ng saging. Gato po ang ano namin dito, parang estupado sa Batangas. May saging. Tapos maglalagay po tayo ng
sesame oil. Para lang po mabangaw. At talagang masarap. Papakuluin lang po natin ito ng ayos. Ng kulong-kulo at okay na ito. Ating humba. Oh. Ito po ay estofado kung tawagin din sa amin. May saging. Okay na po ito. Oh. Patayin na natin ang apoy at okay na ho ang ating estupado. O humba sa Bisaya. Sa Bisaya, meron itong ano, bulaklak ng saging. E dito sa atin, mismong saging. So sarap ang mismong saging ay nilagay. Kuluan na. Lalagay na po tayo ng Baguio beans. Tapos lagay na rin po natin ang repolyo. Gulay na lang po lulutuin natin dito at okay na itong ating ano, puchero. Hindi na po natin ito tatakloban mga kabayan at baka ma-overcook yung ating gulay. Okay na po ito mga kabayan yung ating puchero. Oh. Ang bango. Pinrito muna natin yung karne dito mga kabayan tapos si ano ating ano ginawang puchero, crispy puchero. Okay na po ito, hahanguin na natin 'to. Pa-plastic natin at ilalagay din po natin 'to sa styro para safe na ngayon po ay 9:30 na lang gabi. So diretso lang po luto. Magsasalang pa tayo ng manok. Tapos gagawin na rin natin yung ating morcon o embutido. Sasala po tayo dito ng manok mga kabayan. Lagay po tayo ng mantika. Simple lang po ang luto nito. Parang kalderobo lang. Lagay po tayo ng bawang. Sibuyas. Salang na po natin ating manok. Hindi ko na po ito minarinate. Rerekta natin. Simple lang po tayo ng paminta. Toyo. Tapos lagay po tayo ng suka. So mamaya na po natin yan hahaluin. Tatakpan po muna natin. At naglagay tayo ng suka. Iba-blanching na rin natin mga kabayan yung ating panggoto. Pero bukas na natin ito palalambutin. Blanching lang po natin para mawala yung mga dumi-dumi. Thank you.
Lagyan lang po natin ng asin. Para may lasa kahit blanching. Takip. Lagyan po tayo dito ng patatas, carrots, bell pepper. Lalagay din po tayo dyan ng konting ketchup. Kalderobo lang ito mga kabayan, pero masarap din ito. Lalagay din po tayo ng hot sauce. Halo-halo. Kinechapan. Palalambutin lang po natin dito yung ating patatas at carrots. Hindi na po natin tatakpan at itong manok ay sadya itong matubig pag niluluto. Lalagay po natin ito ng pineapple chunks kasama sabaw. Dalawang lata. Right. Pakuloyin lang po natin ng ayos at okay na yan. Ating kalderobong manok with pineapple. Nanguin na po natin to at atin to uling huhugasan para siguradong malinis ang ating gutuhin. Ito po ay for the boys. Yeah, maraming salamat po ulit kay Ma'am Anet. At ito po ay libre lang sa atin ni Ma'am Anet. Anet Mitchiap ng Padre Garcia Batangas. Maraming salamat po ma'am. At may libreng gutuhin. Tatapon na po natin itong sabaw. So, timplahan natin mga kabayan yung imbutido at gagawa po tayo ng ilang pirasong imbutido at baka may makamis ng imbutido natin o morcon ng taga Batangas. Ngayon po ay 11:30 na lang hating gabi. Lagyan po natin ng itlog. Lagyan na rin po tayo ng harina. Konting harina. Lalagay po tayo ng pickles. Lagay po tayo ng brown sugar. Konting brown sugar. Black pepper. Toyo. At ketchup. So, yung pasas po natin, dapat may pasas to, ay napalagay niya sa fruit salad, sa buko salad, na ilagay ng aking ate, yung aking kapatid ay nagawa ng buko salad, dahil nilahat niya yung ating pasas. So, haluin lang po natin to at atin dito babalutin tapos ating steam para bukas ay pipreto na lang natin.
malakas na ang video okay sa kapitbahay. Talagang pagpesta dito sa mga kabayan niya. No? Laaw ang video okay. May kanya-kanyang video okay. Ganito po ang pesta sa probinsya. So yan, babalutin lang po natin to at ating i-steam na rin. Tumutika ko ng mga kabayan. Malimutan yung keso. Pagod na, nakakalimutan na keso. Lagyan po natin ito ng maraming keso. Para masarap ang ating imbutido kahit walang pasas. Yeah, habol na lang po natin ang keso at muntikan ko na malimutan. Haluin lang po natin. Yan, pwede na po natin itong balutin at ating i-steam. Yan, babalutin po natin yung ating imbutido. Yan, siguro naman po yung maraming beses yun na napanood ito. At doon sa mga bago po ay ito po na babalutin natin sa dahon. Yan, lagay po muna tayo ng margarine. At yung giniling nating tinimplahan. Yan. Bilutin lang po natin. Pwede rin po kayo maglagay dito mga kabayan ng hotdog. Hindi na lang po tayo naglalagay at nakalimutan natin bumili ng hotdog sa dami ng ating ano pinamili kanina. Nakalimutan ko po pala maglista ng hotdog. Yan. Tatali lang po natin dito sa kabilang dulo. Taktak natin kayo para siksik. Tapos po dito sa kabilang dulo ulit. Ilalak po natin. Bali, sa niluto po natin ngayon ay papito na ito. Nagluto na po tayo ng apertada, kalderetang baka, binutuhan, putsero. Nagluto rin po tayo ng manok. At saka ng humba. Bali, papito na po itong ating niluto na ito na embutido. Ayan, nakayari na po tayo ng isa. At tinirin po natin mga kabayan yung ating ano, embutido para hindi masikip sa steamer. So, nakulo na po dito yung ating pinakulong tubig, steamer. Atin na pong sasalang. Pa po tayo ng ilang perasong butido. Turban lang po natin ang dahon. At i-steam po natin to sa mahigit isang oras para siguradong luto. Turban na natin. Mga kabayan, ngayon ay alauna e medya na lang madaling araw. At tatapos na natin steamin yung ating ano, dito. Malalamigin na lang po natin to at bukas na natin ito piprito. So bukas na lang po natin ito tuloy ang luto. Magluluto tayo bukas ng gulay, yung chapchoy siguro. At saka yung ating ano, for the boys na goto. Ayan, magandang umaga ulit sa mga kabayan at kayo po ay kapistahan na. So ito na po yung ating imbutido kagabi at ipiprito at mamaya-maya po tayo magluluto ng chop suey at yung ating goto na for the boys. Pag medyo tanghatanghalina at baka lumamig agad eh, wala pa namang bisita. Unahin na ho natin itong imbutido at ipiprito. Morko ng taga Batangas. Mamaya ulit. Angoyin na po natin.
ang una nating salang ng embutido. At mamaya ay may ati-atihan pa yata. Ay, nalagapak na eh. Salang ulit tayo. Tayo mga kabayan ng chapsuy. Nagkakas tayo ng chicken oil. Luyas and bawang. Lutuin po muna natin ang ating sibuyas at bawang. Marami na tayo naging bisita mga kabayan. Kaya magpapahabol ulit tayo ng chapsuy. Gluto na rin tayo mga kabayan dito na no, yung goto. At may niluto rin doon kaunting hipon sa kusina. Ayan, niluto ni Utol. Ayan, lagay po tayo ng atay ng manok. Maraming atay ng manok para masarap. Ayan, tapos ang kutsayin po muna natin maigi yung ating atay ng manok. Ayan natin siyang masangkutsa. Ang Nor seasoning. Konting patak ng Nor seasoning, oyster sauce, lagay po tayo ng black pepper. Lagay din po tayo ng chicken powder. Tapos sa bawang po natin. Pukuloyin lang po natin ito. At ilalagay natin yung ating haluhalong gulay na panchapsuy. Wala nang pressure. Ayan po ang ating pagluto for the boys. Baka may dumating tayong bisita. O tamang-tama ng lambot. Gagayatin na lang po natin ito mga kabayan. At isasali natin sa malaking kaldero para madagdagan natin ang sabaw. Diyan, kuluan-kuluan na. Lagay na po natin yung ating haluhalong gulay. Kompleto na po ito. May tengang daga, sayote, carrots, young corn, cauliflower, bagu beans. Yan. Huli po natin ilalagay dito yung ano, ating ano, repolyo at bell pepper. Inuuna natin itong medyo titigas. Pakuluin lang po natin yung saglit. Hindi na natin tatakpan mga kabayan. Hayaan natin kumulo. Baka ma-overcook. Nakulo na. Lalagay na po natin ating repolyo. Oh, awak-awak. Guho pa ito maya-maya kabayan pagka medyo paluto na ho ang ano, repolyo. Para may gulay naman yung ating mga bisita. Chapsuy. Meron po ako ditong cornstarch. Papalaputin natin ng konti. Para maganda-ganda ang ating sabaw. Konti lang, hindi yung parang lumi. Para nadikit po sa gulay yung sauce. Huli natin itong mga kabayang niluto at madali itong masira. Eh pag itong piyesta ay bibihira naman mga kabayan ang may gusto ng gulay. Yun, okay na ito mga kabayan, no? Ating chapsuy.
hapok lang po itong gulay natin. Hindi natin ito i-overcook para pag kinakain ay nandun pa rin yung iyasang o yung lutong. Right, tayo natin apoy. Salin natin po sa malinis na lalagyan. Hindi po natin ito pwedeng i-plastic. At ito yung malalayout. Para ito, ano, hindi katulad-tulad ulam na pwedeng i-plastic at ilagay sa styro. Kailangan po ay fresh ito, fresh. Para hindi naman nakakaya sa kakakain. Bangaw. Alright, chop suey. Thank you.
po pala ko yung first journey. Ano din nyo ang share ng Batanes Vlog? Huwag nyo kalimutan i-subscribe. Maraming salamat. Kain po kayo. Napakasarap. Napakasarap. Lalo na pag dumating ang tatay. Napakasarap ni Gepreola. Tatama ako mamaya. Oh. Idol. Idol, ako yung dinadali mo porque ito ko yung liyo na. Liyo na. Sana naman kami makakasama. Hindi, sabi makakasama sa vlog. Hindi, yan ang... Hindi, pero... Isama nyo kami sa vlog. Rock and roll to the world.